ikaw ay nag-iipon at ito ay ini-invest mo na rin, ibig sabihin, meron kang intensyon na palaguin ang ipon mo. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Ang Kaiser Saving Program ang isa sa mga financial instrument na maaaring makapag-ipon ang isang tao at pwede siyang magkaroon ng passive income pagdating ng panahon. Bakit at paano? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Now na! Sa mga bago na nandito ngayon sa ating channel, itong Ultimate Kaiser Health Builder, ito yung saving program na maaari mong simulan because this solves the three ifs of life. So kapag ikaw ay mag-iipon ng iyong pera sa Kaiser Health Builder, ito ay maaaring makapag-provide sa iyo ng insurance na kung saan ito ang magiging solusyon kung ikaw ay maagang kukunin ni Lord. And of course, kung ikaw naman ay mabubuhay na matagal sa mundong ito, you need investment. Meron na rin pong component ang Kaiser Health Builder ng investment. And of course, dahil tao lang tayo, maaari tayong magkasakit, kaya nangangailangan tayo ng healthcare, yan ang maaari ding maibigay ng Kaiser Health Builder. Actually, ang healthcare, yan talaga ang main feature nitong Ultimate Kaiser Health Builder. Now, this saving program ay 7 years mo lang pag-iipunan, and of course, yung pera na inipon mo within that 7 years ay mag-grow or mag-earn ng interest starting on the 8th year. That's why pagdating ng panahon, syempre, upon maturity, which is after 13 years, kasi 7 years kang mag-iipon, and of course, 13 years kang naghihintay na nag-earn, nag-interest ang pera mo, then upon maturity, good as cash na ang iyong saving program. Kaya nga, halimbawa, ikaw ay nag-ipon dito sa Ultimate Kaiser Health Builder ng 8,823 every month. Ang mangyayari dito, syempre, 7 years mo nga lang yan pag-iipunan. Syempre, sa 7 years, meron ka na rin benefits dyan. Pero dahil ang topic natin today, paano mo mapalago ang pera mo sa Kaiser Saving Program, with this 7 years na ikaw ay nag-iipon, of course, no, wala ka pang interest na na-earn dyan. Kasi syempre, magsisimula yung earnings, magsisimula na mag-grow ang pera mo on the 8th year. Even though na 7 years mo kaagad, kumbaga in-spot cash mo, di ba, binayaran mo kaagad yung buo, yung 7 years, still, on the 8th year pa rin mag-uumpisang mag-earn ang iyong pera. Now, syempre, on the 8th year, dyan ka na mag-earn ng at least no 7 to 10% every year. Ngayon, kung mapapansin natin, yung pera mo ay yung inipon dito. Siyempre, 7 years ka lang ngang nag-iipon dyan. And then, on the 8th year, you will start to earn interest. Kaya kung mapapansin mo, nag-a-accumulate na siya from 8th year onwards. Kaya kung halimbawa, ito nga yung saving program ng isang tao, makikita mo dito ng iyong pera ay lumalago na. So kung halimbawa dito sa 8th year, 'di ba, nag-earn ka na kaagad ng 10% or 7 to 10%. So ito po yung projected. So ito po yung kumbaga magiging earnings mo. So kung halimbawa ito po ay iyong pinapanatili dahil nga ang gusto mong mangyari ay lumalago pa at magkaroon ka ng passive income in the future, so syempre hindi mo yan gagalawin. So pwede mo itong galawin upon maturity. Ano ibig sabihin ng pwedeng galawin? Pwedeng withdrawin na kumbaga na hinug na hinug na. So kung mapapansin natin, upon maturity, ang iyong pera ay lumaki na. So ibig sabihin, ito po yung magiging value ng iyong ipon upon maturity or after 20 years. So tandaan mo, ikaw ay nag-ipon ng 7 years lang. So, ibig sabihin, sa loob ng 7 years, ang total na naipon mo, ito talaga yun, 607. But, upon maturity, ang value na ng iyong pera ay magiging 1.7. So, ibig sabihin, you earn 1.1, di ba? Now, dahil sa example na ito, ang tao na ito, halimbawa lang, ay nagsimula siya at age 35.
Sa 7 years siyang nag-ipon, natapos siya at age 42. So, syempre, nag-mature ang kanyang saving program at age 55. Syempre, pagdating na niya ng age 55, ang value na ng kanyang pera ay 1.7. Now, age 55, eh, medyo bata pa yan. So, ang ginawa ng taong ito ay in-extend niya yung kanyang pera. Ibig sabihin, hindi niya ginalaw, pinapanatili niya yung pera niya sa Kaiser Saving Program. Kaya, pagdating niya ng age 60, ang magiging value ng kanyang pera ay mas lalo pang tumaas at naging 2.8. And kung halimbawa, in-extend niya pa another 5 years, age 65, nagiging 4.5 na ang kanyang pera. Ibig sabihin, kung ikaw ngayon, bata pa, or ikaw ngayon ay meron pang trabaho, meron kang sinasahod, at ang pera na iyong iniipon ay nilalagay mo na sa Kaiser Saving Program, kaya nga pagdating ng panahon, magkakaroon ka ng passive income. Ang pera na iyong inipon ngayon, nagsimula ka lang sa 8,000 every month, 7 taon mo lang yan iniipon, and then pagdating mo ng katandaan, meron kang magagamit na pera na kung saan ito na yung magiging source of income mo na maaaring makatulong sa'yo, pambili mo ng pangangailangan kapag ikaw ay matanda na at wala ng trabaho. And take note, pinag-uusapan pa lang natin dito yung investment value. Eh, ang Kaiser Health Builder, ito po ay iyong healthcare savings na kung saan hindi lang investment ang maaari mong makuha dito, pero meron ka pang healthcare benefits. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nag-iipon sa Kaiser Health Builder, meron kang healthcare coverage kapag ikaw ay na-ospital, maaari mong magamit. Pero kung halimbawa, within that first 7 years, hindi mo naggalaw or hindi mo na-utilize ang hospitalization benefits, aba, lalo pang lalaki ang magiging pera mo nga pagdating ng maturity, kasi nga yung 85% ng iyong contract price ay isusoli sa'yo kasi nga hindi mo naggalaw yung inipon mo sa loob ng 7 years. But you have to take note din, dahil nga ito ay Kaiser or ito ay isang healthcare savings, meaning kapag ang iyong healthcare savings ay naggalaw mo within this 8th year to 20th year, of course, yung interest ay lumiliit. Bakit? Siyempre, nabawasan. Kinuha mo eh, kasi nga, minaximize mo or kumbaga, na-utilize mo. So, kapag halimbawa, na-utilize yon, ang interest mo ay babalik po doon sa iyong pinaka-base. Kumbaga, siyempre, kapag halimbawa, nakuha, halimbawa lang, pagdating po ng 14th year, eh, na-ospital ka, at meron kang coverage na 374 at ito talaga ay na-max out mo. So, syempre, pagdating po ng 15th year, magbabalik ka po doon sa 15,000 na interest income. At ito na po yung magiging, kumbaga, dito na magsisimula ulit yung accumulation. So, itong example natin, na kumbaga, ito yung magiging value, 1.7 upon maturity, ito po ay kung wala ka talagang ginamit or hindi ka talaga na ospital during the whole duration of this saving period and even doon sa waiting period, kumbaga ang Kaiser mo, ginawa mo talaga siyang savings or investment. Ang kailangan mo lang maintindihan dito, kapag ka meron kang iniipon sa Ultimate Kaiser Health Builder mo, maaari din talagang lumago ang iyong pera. Kapag halimbawa sinasabi mo ang mahal naman or masyadong mataas, ang 8,823 per month, then maaari ka na mag-umpisa sa pinaka mababa, depende kung magkano ba ang gusto mong ipunin. So you have to take note lang din na kapag meron kang Ultimate Kaiser Health Builder, you have to think long term. Magkano or ano bang value ng iyong investment ang nais mong matanggap pagdating ng panahon. So kung halimbawa ikaw ay nag-isip ngayon na paano yan kung makukuha ko within this first 7 years. Pwede ba yun? Hindi po. Kasi nga, kailangan mong isipin na ito ay pag-iipunan mo para ikaw ay magiging passive income earner na pagdating ng panahon. Kasi upon maturity, meron kang option dito na pwede mong kunin yung interest lang or yung kalahati. So, ibig sabihin, you are living on interest. You will get the income na meron ka sa Kaiser Saving Program mo. At of course, dahil may balance pa doon, so syempre nag-earn pa siya ng interest. Again, you have to
think or you have to see the value or the benefit of this saving program, hindi mo titingnan ngayon, syempre, ah, mahal yan or ganito. Eh kung halimbawa nga nag-iipon ka na, palaguin mo na ang ipon mo by saving dito sa Ultimate Kaiser Health Builder na kung saan meron ka ng insurance, kung meron mang nangyaring masama sa'yo, may makukuha naman ang family mo. At kung ikaw naman ng ospital, eh, syempre may magagamit ka. At kapag wala namang nangyari, aba, mas magiging maganda yon. Kasi magiging investment at ikaw yung mag-enjoy niyan in the future. Tandaan mo, 7 taon mo lang yan pag-iipunan. Pagdating ng araw, may passive income ka. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din maaaring makapag-ipon sa Kaiser Saving Program para din lumago yung kanilang perang pinaghirapan. At kung nais mo pang matuto ng proper way of investing or ng financial education, maaari kitang turuan. Umattend ka lang sa ating free live webinar every day, 8:30 p.m. Philippine time po yan. Mag-message ka lang sa ating Facebook Messenger para mabigyan kita ng detalye. Or maaari mo kaagad na mapanood, mapag-aralan at maintindihan ang buong recorded webinar na ang link ay nasa description box below. And of course, don't forget to grab a free copy of this book at my website at www.gisaal.net. At syempre, huwag mo rin kalimutang mag-subscribe, share, and like this video. Patunugin mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video lessons na ina-upload natin dito sa ating channel. And oh, by the way guys, marami na tayong mga video lessons na in-upload dito sa ating channel na maaari mong balikan, mapag-aralan, maintindihan para madagdagan pa ang inyong kaalaman. Ikaw ba? Pinapalago mo na ang iyong pera? Ako po muli, si G. Isaal, na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.